ikatlong linggo na po ng Kwaresma. At ang tema ng ating pinagnilayan ngayon, ang karanasan ni Jesus doon sa balon ni Jacob. At ang kwento ay nasa gitna ni Jesus at nung babaeng Samaritano. Siguro magandang pagnilayan natin yung tatlong moments, di ba? Nakakatuwa itong moment na to kasi, di ba, makikita mo sa mga comedy o kaya sa mga drama. Tapos maya-maya, nasabihin niya, moment na yan, moment na niya yan. Mag-i-emote na siya sa moment niya. No? Yung moments na to, tatlong bahagi doon sa kwento na nangyari kay Jesus sa babaeng Samaritana. Una, dumating si Jesus doon sa balon. Yung balon na yon ay nasa lugar ng mga Samaritano. Umupo siya doon. Uhaw na uhaw. Maya-maya may dumating na Samaritana at sinabi niya sa babae, pwede bang bigyan niyo ako ng tubig? Sabi ng babae, teka muna, ikaw ay Hudeo at ako'y Samaritana. Di ba yung Hudeo at Samaritana hindi kailanman nag-uusap? Yung unang moment na ito nagpapakita ng katotohanan na sa buhay natin, meron tayong mga conflicts, meron tayong mga hidwaan. At si Jesus ay dumating sa gitna ng hidwaan natin. Sa gitna ng ating pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay, lalong-lalo na yung samaan ng loob, dumarating si Kristo, the first moment dito sa linggong ito. Sana makita natin ang Diyos ibinigay ang kanyang anak upang siya ay pumagitna sa ating buhay. Nang sa gayon makita niya, tayo ay nilalang niya, hindi upang magkahiwa-hiwalay mula sa isa't isa, bagkus ay magkaintindihan. Kaya ayun, nag-usap si Jesus at saka yung babae, at saka sabi ng babae sa kanya, sabi mo, bibigyan kita ng tubig, wala ka man lang pansalok dyan. Diba sabi ni Jesus, ay naku iha, kung alam mo lang kung anong pwede kong ibigay, yung buhay na tubig na ito. Kung alam mo lang kung anong uri ng tubig ang ibibigay ko sa iyo, ikaw mismo ang ihingi. Ayun na nga, humingi na nga yung babae. Yung parang ginawa ni Jesus nang sigayon ang ating pagkakawatak-watak ay mawala, ay ang pagbibinyag. Hinugasan mo tayo mula sa ating mga kasalanan nang sigayon yung mga kasalanan nung nakaraan ay huwag na nating babalikan. Sabi nga doon sa ecumenism, spirit of ecumenism, nang sigayon lahat tayo mga Kristiyano ay magkaisa diyan kay Kristo. Yung mga kasalanan ng mga ninuno, okay, alamin natin, intindihin natin, at patawarin natin. Sa pamagitan ng pagbibinyag, washed away na po yun. Katulad ng tsunami, washed away na po. Para nang sa gayon, makapagsimula ulit tayo. Yung pangalawang moment na pinapakita sa atin, nandun, tuloy, no? Diba sabi niya, no? Sabi nung babae, bigyan mo ako ng tubig na yun. Kasi gusto kong magkaroon ng buhay. Sabi naman ni Jesus, sige, bibigay ko sa iyo, tawagin mong yung asawa. Sabi ng babae, anong asawa ka dyan? Wala kaya akong asawa? Sabi ni Jesus, tama yung sinabi mo. Wala kang asawa kasi lima na. Lima na ang nakasama mo. Panglima mo na yan. Sabi ng babae, hala, booking na booking. Second moment ay ang pagpapakita sa atin. Hinugasan tayo ng Diyos dahil kilala niya tayo. Wala tayong bahagi ng ating buhay na maitatago mula sa Kanya. Alam niyo sa totoo lang, nung matanto ko itong katotohanan ng buhay na ito, nagkaroon ako ng isang sense of freedom. Isang malalim na kaligayahan dahil, ba't kinakailangan ko mong magtago sa dilim? Ba't kinakailangan ko pang ikahiya yung aking sarili sa harap ng Diyos? Gusto niya akong kilalanin at gusto niya akong mayakap. Gusto niya akong mapalapit sa Kanya. Ako pa ay lumalayo. Kilala niya ako at tinatanggap niya ako. Hindi naman ibig sabihin na, sige, tuloy-tuloy mo na lang yan at huwag ka na magsisi. Hindi naman ganun. Ibig sabihin lang, alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Pero hindi niya ginagamit ang kanyang kaalaman tungkol sa atin upang tayo iwaksi, upang tayo kanyang ilayo. No, hindi. Tingnan mo yung kanyang mga kamay. Inuunat sa krus upang tayo ay tawagin, halika na, tingnan mo yung mga kamay ko. Nakatali na sa krus, hindi kita sasampalin, hindi kita tatadyakan, hindi, halika. With full arms, tinatanggap kita. Sana wag nating tanggihan. At nakakatuwa, itong babae na ito nang nalaman niya na talagang wala akong may tatago rito.
Sabi niya, alam mo, propeta ka. Pero alam ninyo, sabi ng mga propeta, dito lang sa bundok na ito, dapat sumamba sa Diyos. Kayo mga Hudeo, sabi ninyo, doon lang sa Jerusalem. So nandyan yung ating mga awayan. Sabi naman ni Jesus, at ito yung pangatlong moment. Sabi ni Jesus, alam ninyo, darating ang araw at nandito na, na ang tao ay hindi sasamba sa Diyos kahit sa isang lugar lang, o kaya doon lang, o kaya dito lang. Hindi. Darating ang panahon na ang pagsamba sa Diyos ay sa pagsamba sa Espiritu. We will worship in that Spirit. Ang Espiritu mismo ang magdadala sa atin, magbibigay sa atin ng kalooban na kahit saan man tayo magpunta, ay maaari nating sambahin ang tunay na Diyos. Ito yung third moment. Ang ginawa ni Kristo, hindi lang tayo hinugasan sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo muli magkawatak-watak. Tayo rin ay kinilala niya na mabuti nang sa gayon, maging kumpiyansa tayo, magkaroon tayo ng confidence sa ating pagiging minamahal. At nang sa gayon, sa ating paglapit sa Diyos, sa anumang paraan na tayo ay kinagabayan ng Espiritu Santo, ay makita natin ang Diyos na to, ang goal niya, ang pakay niya, ay sadyang tayo ay dali lang ng palapit sa Kanya. Nawa ang linggong ito ay magpalaala muli sa atin. Nang sa gayon, habang palapit na tayo ng palapit doon sa Holy Week, dalawang linggo na lang mula ngayon, ay makita natin ang kagandahan ng Diyos para sa atin. Sadyang ginawa na niyang lahat, nawa ay gawin din natin ang dapat nating gawin. Intindihin, alamin, hingin, at kung nandun na tayo, isabuhay po natin.